ng mga niyog. Yan guys. Ding! Nag-harvest kasi sila ng niyog. So, ayan. Kinuha na niya yung anuhin niyang niyog. Ayan. Tapos, ano, nilinisan din niya yung puno ng, ano, yung sa dulo. At nilinisan niya nga pala doon sa itaas para bubunga ng marami yung niyog. Ayan. Tapos, yung mga lahulog, ayan, kinokolekta. Tapos, hahakutin na naman yan papunta doon sa pagbintahan namin ng niyog. So, ayan guys. Ito yung buhay na meron kami dito sa probinsya. Ayan. Ayan yung taga-akyat namin ng niyog, si Nung Roger. Nung Roger! Pilay mong edad nung nag-start ka sa kaugbutong, ay, lube. years old daw siya, nag-start na umakyat ng puno ng niyog, tsaka mag-harvest. So, yan guys, i-interviewin ko rin yung isa sa mga nag-harvest din ng niyog namin dito sa Ilaja. Ayan, si Manong Edgar. So, nang, paano ba natin malaman na yung niyog ay pwede nang i-harvest? Kung ano na ang kulay. Anong kulay ng niyog? Yung brown? Maduha na ang patay, pwede na harvestan. Ah, ganun ba? Tapos, pag nag-harvest tayo ngayon, ilang buwan na naman tayo ulit mag-harvest after... November. 3 months. So, after 3 months. Kapag nag-harvest tayo ngayon, so, after 3 months, mag-harvest na naman ulit tayo ng niyog. So, yan. November. So, ano bang feeling pag nandun na sa ano, sa itaas ng niyog? Kasi nakakalula siguro yan. Anong feeling? Na may takot din ba sa ano ninyo, sa dibdib ninyo? Na lukay. Ng Edgar! Nakakatakot! Nakakatakot doon? Kasi madulas ng pa. Madulas din minsan. So, ayan guys. Yan yung mga kabuhayan namin dito, nagaano kami ng niyog, ayan. So, hindi pala biro yung ano, no, yung mag, ano tayo, mag-harvest tayo ng mga niyog. Kasi, yung mag-harvest ng niyog, minsan, may takot din pala yan sila sa kanilang mga dibdib, char. Lalo na kapag madulas na yung niyog, kapag maulan, tapos nag-harvest sila. So, hindi talaga biro yung mga trabaho din nila. Ayan. Uy. So, ayan guys. Ano ako kasi. Iinom ako ng sabaw ng niyog.
So ayan, hinahakot yan pagkatapos na ma-harvest, nahakot yan papunta doon sa pagbintahan namin ng niyog.